nawala ng... Apat na taon ng kontraktual si Nurse Nico at walang mga benepisyo gaya ng OT, night differential o hazard pay. Ang masaklap, araw-araw siyang humaharap sa panganib. Kaya nang minsang tamaan ng COVID, mahigit 2 linggo siyang nawalan ng sahod. Yung mother ko is senior citizen na rin. Ako na lang talaga ang inaasahan, pati yung mga kapatid ko, lalo ngayong pandemya, na halos lahat sila ay nawalan ng trabaho. Ayon sa Filipino Nurses United, matagal nang overworked at underpaid ang mga nurse, kaya napipilitang mag-resign at umalis ng Pilipinas. Ang laki na po noong bilang ng nag-resign sa kanila. Halimbawa po, may isang ospital po dito sa heart ng Manila na nasa 103 na po ang nag-resign in the last 2 months. Sa iba pa pong mga pampublikong ospital na nakausap namin ng mga chief nurses, nasa nag-range po sa 50 ang pinakamababa hanggang 150 nurses ang kailangan nila. Kasi ito na po ang bilang ng nawala sa kanilang personnel. Nauna nang nagbanta ng mass resignation ang mga union na manggagawa sa ilang pribadong ospital. Pero pakiusap ng Malacanang, huwag itong ituloy dahil nag-utos na si Pangulong Duterte na ibigay ang mga nabinbing benepisyo ng mga health worker sa loob ng 10 araw. So, Secretary Luque, ipagbili mo yung departamento mo, maraming bili niyan. You can sell the department of the DOH para yung pera, bayaran mo lahat para wala ng ano. I'm ordering you. That's an order. Bayaran mo lahat yung ano nila, DBM. I'm giving you 10 days. Wala kayong personnel baro from other agencies or from saan. Kapag nag-resign po sila, dadami yung hanay na walang trabaho sa panahon ng pandemya. Mas lalala po ang problema natin kung mas maraming walang trabaho sa panahon ng pandemya. At wala naman po tayong karagdagang ayuda na maibibigay. Ayon naman sa Department of Health, mula Setyembre 2020 hanggang June 2021 ay naglabas na ng 10.33 billion pesos para sa special risk allowance ng 685,431 na medical workers at may 311 million pesos na savings na maaaring ipambayad para sa dagdag na 20,156 health workers. Pero kailangang hintayin ang pinal na listahan ng mga regional office at facilities para malaman kung magkano talaga ang kakailanganing pondo. Sa ilalim ng Bayanihan 2 o Republic Act No. 11494 na epektibo dapat mula September 15 hanggang December 19, 2020, tatlo ang benepisyong ipinangako sa health workers. Una, ang COVID-19 Special Risk Allowance na para sa lahat ng private at public health workers na direktang humahawak ng COVID patients. Ang kompensasyon para sa mga health worker na masasawi sa COVID o di kaya ay magkakaroon ng mild hanggang severe na sintomas. At ang life insurance, meals, accommodation, transportation allowance para sa lahat ng private at public health workers. Sa ilalim ng batas, kabilang sa binabanggit na public health workers, ang mga nakatoka sa COVID-19 hospitals, laboratories, medical at quarantine facilities na sertipikado ng DOH. Kontraktual man o full-time workers, basta't may direktang contact sa COVID patients at kailangan pumasok physically sa trabaho. Ganito rin ang requirement sa mga nagtatrabaho sa pribadong paggamutan. 5,000 piso kada buwan ang pinakamalaking pwedeng makuhang special risk allowance, pero prorated o depende sa mga araw na ipinasok ng health worker. Kapag hinati sa 22 days, lumalabas na 227 pesos and 27 centavos kada araw ang SRA. Kaya kung 10 araw pumasok, 2,272 pesos and 72 centavos ang SRA para sa isang buwan. Sa mga tatamaan naman ng COVID, ang mga symptomatic lang ang makakatanggap ng kompensasyon. 15,000 para sa mild hanggang moderate, 100,000 sa severe o critical at 1,000,000 sa masasawi. Ang meals, accommodation at transportation allowance naman, walang pondong inilaan mula December 20 hanggang June 30, 2021 dahil inaasahan na sasagutin ito ng mga pasilidad. Maraming health workers din ang naniningil ng tinatawag na active hazard duty pay na iba pa sa regular na hazard pay ng health workers. Pero nilinaw ng DOH para lang ito sa frontline workers ng gobyerno
na nagtrabaho sa panahon ng ECQ at MECQ. Pero giit na mga grupo ng health workers, dapat lahat ng nagtatrabaho sa ospital makatanggap ng benepisyo. Sinakayunan pa nga po nila ng lahat ng mga senador na lahat ng healthcare workers ay bibigyan. Hindi po kami titigil hanggat hindi namin makuha lahat ng mga o makatanggap lahat ng mga healthcare workers. Kung hindi po ninyo ibibigay ito, tandaan nyo po, gagalaw po kami. I-submit din po yung mga iba pa ho na kasi nga may announcement na lahat bibigyan. So, i-submit din po yon at as I've said, isasubmit po natin lahat po yan sa central office at sa DPM. So, you as to the release of fund, nasa kanila na po yon. Hanggang Webes o August 26 ang ibinibigay na deadline ng DOH sa mga HR personnel ng mga ospital at pasilidad para maibigay lahat ng requirements at listahan ng mga healthcare workers. At kapag hindi umabot, pasensyahan na lang dahil na rin sa limitadong panahon. Isang malaking pagkilos naman ang ikinakasa sa oras na hindi matanggap ng health workers ang lahat ng mga benepisyo. Zen Hernandez, ABS-CBN News.